Kaugnay po sa landslide sa Latonin Mountain Province, makakausap natin Ruben Carandang, Regional Director ng Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Good morning, sir. Welcome po sa Unang Balita. Iban, magandang umaga at sa ating po mga tagapakinig. Magandang umaga din po, sir. Hingi po kami ng update sa mga biktima ng landslide sa ating ongoing search and rescue o search and retrieval na po ba ito? Hindi pa po tayo nagka-conduct ng search and rescue kasi po ang nag-handle po ng situation simula po nang mangyari hanggang kagabi po yung Provincial Disaster Risk Reduction Management Office doon po sa Puntok Mountain Province na pinamamunuan po ni Attorney Edward Chumawar. Mm-hmm. At kausap po siya kagabi at ang sabi po niya, hindi daw po sila makapasok dahil po yung ground zero po ay yung pong siksak na karsada papunta doon na undergoing whitening ay marami pong areas ang natabunan ng landslide so they cannot penetrate area hanggang kagabi po. Informasyon galing sa kanya. Kaya po ako ay nag-request ng dalawang Air Force chopper kagabi at sana po yung plano namin ay para makapenetrate kami kasama ko po yung search and rescue team ay magcha-choppers po sana kami going to Shichu sa Karam Barangay Banawel Municipality of Platonin ngayong umaga pero sa ngayon po ay zero visibility po dito sa Baguio City. Yun ang problema natin dyan. So sa ngayon po, aantayin muna natin na medyo mag-clear up para makapunta tayo. Pero by land, out of the question po ito dahil hindi talaga kaya. Opo, pero kagabi po, kayo na po umaga, kausap ko, madaling araw si, kateks ko po si Kwan, Director Kanlas. Ang Director Kanlas po ng DPWH, yung pong ating bagong regional director dito. Nag-prepare na po siya ng heavy equipment na nakapostip po dun sa malapit sa area, sa Paracelis, para po mag-clear na ng karasadang dadaanan namin kung magbabaylan po kami. Mm-hmm. So, natawagan ko po ang ating opisina doon na hindi po wala pa po sumasagot na yung umaga. So, we are getting the data kung nabuksan na yon. Simula po ka rin ng madaling araw hanggang ngayon at kung ino po ay nakabukas na, if we cannot fly this morning, we will be traveling there by land with the Regional Director of DPWH and Regional Director of DIA. Director, ang tanong po siguro, hindi tanong ko lang, kundi tanong ng maraming nakabalita dito. Isang buwan pa lang ho mula nung mangyari yung sa Itogon. And then comes this another tragedy kung saan ang natabunan po nasa landslide prone area din itong kinatatayuan ng DPWH building. Bakit po patuloy pa rin itong ginagamit kung gayong alam naman natin na nasa landslide prone area? Yun nga po yung gagawin po eh. Alam nyo, napakarami na namin ginawang advisory tungkol po sa ganyan. Dahil ang aming pong advisory ay may scientific basis. Yes. Kami po ay may nag-request ng assessment, risk assessment sa ating Mines and Geosciences Bureau. At binigyan po kami ng listahan niya. At yan po ay aming sinulat po namin yan sa advisory namin. Naka-address po sa mga governor. Sa governors ng anim po na probinsya ng Cordillera. At attention yung kanilang provincial disaster risk reduction management officers. At naka-attach po dun sa letter na yon. Yung pong listahan ng mga very high landslide areas at saka very high flash flood areas. Doon po sa... Isa po itong natonin, ano, na very high landslide prone area. Yes. Doon po sa sulat natin sa Mountain Province, ginawa ko po, in-specifico po yan, kada probinsya, aking chinap-chap yung mga listahan na yon at sinegregate ko na kada province. Mm-hmm. At nakasama po yung municipality ng natonin na yan doon po sa sulat namin sa Mountain Province na yan po'y very high and slide area. At ang nakakalungkot po, hindi ito basta-basta mga residente o mga, yung mga, kumbaga, hindi natin maawat eh. Ito ho, opisina ng gobyerno, DPWH, ano po? Kaya nga po, yan po ang masamang balita po diyan. Anyway, Director, patuloy po kami makikibalita sa inyo at sana the soonest possible time makapag-commence na po ang ating search and rescue operations dyan sa nangyaring pagbubo na yan. Ang nag-i-accept po naman ang effort yung ating provincial disaster management office doon sa Puntok Province para po makapasok sila sa area. Salamat po. Director po, Ipan, Ruben Carandang, magbailan na kami. Regional Director ng Office of the Civil Defense sa Cordillera Administrative Region.